Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Speaker, Mr. Speaker. Okay, gaya nung sabi ng ilang mga kasama ko dati dyan. Mr. Speaker, 27 na lang po ang net approval rating nyo. Meron po kayong ginagawang hindi tama. Yan po katotohanan. Inagdiwang kayo noon na di umano double-digit increase ang inyong approval rating. Eh, nakadepende naman po kasi sa integridad ng polling company. Itong binasa ko, di umano, ito ay, tignan natin kung sino ang nag-commission. Kung di po ako nagkakamali, ang nag-commission ay, ako na ba yan, ayaw mabuksan. Ba't ayaw mabuksan ang telepono ko? Well, it's a prestigious polling firm. Kung di po ako nagkakamali, at least itong natanggap ko ay, Sabi naman dito, Pulse sige. Pulse Asia po. Pulse Asia. Ayan. So, saklaw na yung lahat ng mga pag-ataking ginawa laban sa Vice Presidente at maging itong mga nangyayaring development din sa mga partido, attorney, naglilipatan. So, sa kabila noon, ganito po ang naging resulta. So, anong mensahe? Pinaka-approve pa rin ang BP despite na binato ng binato at napakababa na po ng net approval rating ni House Speaker. Considering, hindi pa yan masyadong nagsasalita si BP attorney. Hindi pa nga lumalaban yan. Kaya para siyang punching bag. Sige, suntukin niyo lang ako ng suntukin. Imbis na makipaglaban sa confidential pad, inuna niya yung pagkakaisa ng bayan. Inuna niya yung kanyang sinumpaang katungkulan na pagkaisahin ng bayan at gawing malakas na republika ang ating bayan. So, tanggap lang siya ng tanggap ng mga suntok. No? At kaya naman po, tingin ko naman, sa susunod na survey, lalo pang tataas po yan. Bakit? Kasi nakita nila, unang-una, no? Grace under pressure. Tsaka nakita nila, okay, ayaw rin ang taong bayan ng confidential fund, hindi niya pinagpilitan. Yung ibang tao dyan na gahaman sa kapangyarihan at power trippers, pagpipilitan nila yan. Yun ang hindi inasahan ng kamera na hindi pagpipilitan ni BP Sara. So sino nagwagi pagdating sa publiko? Si BP Sara. Kasi wow, nakikinig pala siya sa public opinion. Hindi niya binabaliwala. Hindi niya ini-insist yung kanyang personal na interes. Talagang inuna niya yung interes at kapakanan ng taong bayan. Ang kanyang pakiusap lang, yung tatanggalin na pondo, i-google na natin doon sa paghahanda ng mga estudyante na kukuha na naman ang international test soon para mas mataas naman ang makuhang grado ng ating mga learners, ating mga paaralan. Speaking of confidential funds attorney, nananatiling kasama sa Senate version ng 2024 proposed budget ang inihiling na confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Coco Pimentel, nasa 4 billion pesos ang inihinging confidential fund ng Office of the President. Kamakailan ay kinukwestiyon ng mga kritiko ang confi funds ng ilang ahensya ng pamahalaan na wala naman umanong kinalaman sa seguridad. Dahil nga dito ay binawi ng Office of the Vice President at Department of Education ang hiling na confi funds upang maiwasan na din ang gulo. Well, alam nyo, ang sinasabi ko lang naman is equal protection of the law. Kung tatanggalan nyo ang isang civilian na sangay ng isang civilian na opisina ng confidential fund, dapat lahat tanggalin. Dapat walang pinupuruhan. Pero ito po, meron pong nanatili sa Office of the President. No? Ito po kasing confidential fund, bukod pa sa intelligence fund ng presidente. Ang BP Sara po, hindi umingi ng intelligence fund. Bakit naman may intelligence fund ng presidente? Kasi siya ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Pero bukod pa po yan. Hindi ko alam kung tama yung impormasyon ng 4 million. Ang naalala ko, parang 2.4 Intel fund, 2.4 confidential fund. So yung naalala ko, under 5 billion yung Intel and confidential fund ng presidente. Pero kung tatanggalan ng civilian, dapat tinanggal na rin yung confi fund ng presidente. Ang iniwan lang yung Intel fund. Dahil as commander-in-chief, talagang kinakailangan naman talaga niya ng Intel fund para kumuha ng impormasyon sa mga kalaban ng gobyerno. Walang talab ang paninira ng mga dilawan kakamping tambaluslos kay BP Sara Duterte. Nakakaawa naman kayo. Sikap-sikap pa. Nare-realize niyo po, no? Yung taong bayan, bagamat walang kakamping congressman, no? Wala nang kakamping congressman si Sara Duterte, ang mga Duterte. Wala nang kakamping media, ang mga Duterte. Yung SMNI na ginigipit pa rin, no? Tandaan po ninyo yung pong aral ng kasaysayan. Mas lalo niyo pong pinasisikat. Mas lalo nyo pong pinasisikat si Sara Duterte. Okay, nakakatuwa po itong DOJ kasi pinaliwanag po niya
yung pagsasubmit po ni VP Sara Duterte doon ng ano no ng mga argument. Very valid daw po ang mga argumento. Siyempre nag-research tayo ng konti kung ano tong mga lalo na tong complimentary. At tapos po yung US pala mismo, United States of America, sa mga nagmamarites-marites lang po yung gustong-gustong papasukin yung ICC. Aba, ang United States po pala ay may batas, ayon po rito, no? Ay may batas po sila na once na manghuli ang ICC, no? Ng isa man lang sundalo o mga tauhan, mga Amerikano na nakulong dito sa The Hague, lulusubin nila yung The Hague. Tindi, no? Ganyan po, ha? Ang pagkakilala dito ng mga Amerikano, pinapakita po nila itong anong uri ng korte itong ICC. Alam po ninyo, nakakatawa, no? Nakakatawa ito dahil wala pong humpay. Wala pong humpay yung banat ng Dilawan, Kakamping, Tambaluslos, mga vlogger, mga tambi vloggers, at iba-iba pa, makabayan vlog dito kay Sara Duterte. Pero despite ng paninira po nila, ito po, lumabas po itong survey, no, ng Okta Research. O hindi niyo po mapapabulaanan 'yan. Pinakamataas po, the Department of Education was consistently the most trusted and top performing government agency in the country. Based on key findings from the Tugon ng Masa nationwide survey. Yan po ang nilalaman niyan, no? So, para magkaroon po kayo ng idea, ito po. So, distinguished na, ibig sabihin, hindi po tumatalab. Lalo nyo po sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Lalo po siyang pinagtatanggol ng mamamayan. Eh, hinihintay ko pa nga yung presidential survey. Ha? Okta Search, ilabas nyo na yung presidential survey. Nang makita ng mga to, makumpara natin kung ilan si Sara Duterte at ilan tong si Martin. Para naman magka-idea. Pinakamataas po sa Visayas, Mindanao, si Sara Duterte. Kaya nga po kung ipoporma po natin yung sa eleksyon, dapat is either sa Luzon o sa Metro Manila ang dapat na maging Vice President ni Sara Duterte para magkatulungan. Okay, nakakatuwa rin po itong sinabi ng DOJ Undersecretary, no? Na very valid po. Totoo po, hindi lang po yung ginagamit ni VP Sara, hindi po katulad ng iba yan, no, na ginagamit lang yung pagiging Vice President niya. Ang sabi ng DOJ, very valid yung mga inilatag ni Sara Duterte. Particular po, siguro maiba na, no? Ibahin na natin yung ano natin, yung discarded diyan. Particular po sa mga binabanggit dito, yung jurisdiction ng ICC at saka paano po yun, magkaiba po yung paraan ng paggagather ng ebidensya dito sa Pilipinas at saka yung ICC. Magkaiba rin po yung mga rules, no? Meron po, wala po rito yung double jeopardy sa atin. Sa ICC po meron. Ano po yung double jeopardy? Once na ikaw ay napawalang sala sa mas mababang korte, hindi ka na pwedeng sampahan ng kaso, no? Yung po ang double jeopardy. Maliban na lang kung merong ang tangi lang pong paraan yan, merong mali. Tapos yung magkukunti lang po tayo, discussion lang po tayo ng konti, ha? Kasi matagal na tayong pinaiikot nitong mga Kakamping Dilawan at itong mga tambi vloggers na to, eh. Yung issue po ng complementarity, inuulit-ulit po to, di ba? Inuulit-ulit po to nila DOJ, Remulla noon, bago itong mga ginawa ng aksyon ng House of Representatives. Yan po ay hindi po natin rules. Rules po yan ng ICC. Tignan nyo po, Article 1. An International Criminal Court, the court, is hereby established. It shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern as referred to in a statute and shall be complementary to national criminal jurisdiction. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.